Yan, hello mga be. Ayan. Ay, nako, napaka super busy ang araw ko ngayon kasi naglinis ako ng bahay. Yun. Nagising ako ng 7:30, nag-exercise and then pagkatapos naglinis ako ng bahay. So I'm so busy. Yan. Kaya hindi pa ako sa YouTube ko. Pero habang inaayos ko ang aking wardrobe niyan, kasi because I have a new wardrobe. Yes, I will show you. I wanna transfer all my clothes. This is my new wardrobe. Yan, oh, di ba? Kaya I'm so busy today. Yan. Yan, oh, di ba ang ganda ng kulay niya? Bago siya. Yan. Yeah, kailangan I need to transfer all my clothes. So, yan. So, gulo-gulo, very mess. Kasi katatapos ko nga lang nag-iinis. At saka, yes, naglagay na rin ako ng space dito sa, sa salas para meron akong office. Yan. This is my office in the salas living room. Yan. May office na ako dito. Yes. That's why I'm very busy for today. You know? Makita-kita nyo, hindi pa ako tapos. I'm so mess. Yan. Yan pa ang map ko kasi I'm not yet finished. Yan, yan. Ayan, ang aking mga gagawin sa tambak. Sa tambak ang aking mga ililipit kasi lilipat ko nga ang aking mga gamit. Yan. Ito ang aking old wardrobe. Ano siya? Apat na pintuan pala yan. Ang aking mga bag. Yung iba kong bag, pinadala ko na sa Pilipinas kasi ayaw ko ng maraming abubot. Yan. Ay, ba't natakpan? Ayoko ng maraming abubot yun pa yung mga sapatos ko, bag ko. Yeah, kailangan ko siyang i-organize. Organize niya. So, natanggal ko na yung iba. Yan. Kasi, I'm going to transfer it to my new wardrobe. Yan. Kalat-kalat pa yung aking mga gamit eh. Yan. Dito. Dito ko siya ilalagay. Yan. Yung iba yan na ano ko. Nalipat ko na. Yan. Dito yung aking mga dress. Yan. Pero ba akong hindi nasusuot dito eh. Aking mga... Saan na? Mahilig ako sa dress. Mahilig ako sa dress. Yan. Naman ako kayang mga coat. Kasi tapos na ang winter. Kaya dyan ko ilalagay sa pinaka last niya yung ano. Kasi yung luma kong wardrobe, bibigay ko sa PA ko. Siyang gagamit doon. Ayan, di ba? Dito, di ba? Na-organize ka siya. Mama na si my sexy dress. Sexy dress. Sexy dress. Ito yung mga ko. Miss sexy. Yan, magpo-forent na ako. Papadala ko na lahat sa Pilipinas. So, actually, marami ako sa Pilipinas na iwi na. Gagawin ko ngang for rent. So, kahit tag-200 man lang sana. O, at least, hindi siya masasayang, di ba? Yan. Hilig talaga ako sa mga dress. Marami na talaga ako na ipadala doon. Nandun yung mga sexy dress ko. At saka talagang pang paparent ko sana. O, yan. Kita niya. Ay, di ako nagyayaba nga, pero pinapakita ko lang. Para makita niyo naman yung mga aking mga sinusuot. Yan. Saan ba yun? Ay, nangawit ang aking kamay. Tingnan muna. Nangawit ang kamay ko. Yan. Ay, ito pa. Bakit may long dress ako dito? Long dress pala ito. Naghalo. Dati, mahilig talaga ako sa dilaw. Dami akong dilaw. Nandun pa sa Pilipinas yung iba kong dilaw. Saglit lang, ha? Itong aking mga long. Tinawag ka siya sa kailangan ko. Ay, ilipit na ganyan. Saglit. Hahakutin ko muna yung mga nakahangers. And then, saka ko sila i-organize yan. Yan guys, manood kayo ha, para meron kayong idea kung paano nyo i-organize ang inyong ng aking bed. Ang inyong mga tawag dito. Gamitin ko nga muna ito. Hindi ko ginamit yung laptop kasi siya. Ang hirap mag-connect.
Ang problema ay sa ko ipapatong. Yes. Ang hirap naman dito, walang patungan. Ito magpapat, ano ha? Yan. Huwag kang magpapalaglag pag nalaglag ka. Yan. I-organize natin ang ating mga damit. Ito na yung aking black evening dress. Yung sinuot ko sa Miss Universe. Yung sinuot ko sa Miss Universe ganun. Lalagay ko siyang ganito kasi mali yung pagkalagay nila. Dapat mataas. Kasi meron pa dito ilalagay kaya mababa siya. Kaya hindi magkasya. Kailangan natin tiklopin. Ganyan. Ito naman yung dilaw ko. Yung ginamit ko nung birthday ko. Yan. Yung birthday ko 2019. Yan. Mahaba siya. Miss Lit. Kaya magpaparent ako pag ano na. Pag matanda na ako, paparent ko na lahat yung mga damit ko kasi hindi ko na pwedeng suot. Hindi nakakayaan na magsuot. Pag matanda ka na. Mga dilaw. At ito naman ang aking red. Ang red. Mga evening dress ko yung long gown. Long gown. Hili ko talaga sa mga, ano yun. Kailangan ko may ginagamit ako sa mga, ano. Di naman ako sasaling mang, pang Miss Universe. Pero ang hilig-hilig ko talaga na ngayon. Ewan ko ba, nakahiligan ko na siya. Yan. Yan. Organize ko na. Saan ba yung isa? Ito. Ano naman to, yung long ja, ano? Long suit siya. Yung overall ito. Ito naman ang aking white. Hindi ko pa siya nasusuot. Long din siya. Masyado kasing mahaba, hindi ko pa siya napuputulan. Susutin ko sanang pang Mayflowers kaso umalis naman na ako dun sa hotel. Na lagi kami nagme-Mayflower pag ano, pag May. Nakadalawang beses na ako dun. Suot ko nung una yung ano, dilaw at saka nung pangalawa na puti. Hindi ko pa nasusuot to, promise. Kasi baka makasuot, ang hirap magplancha ba naman? Sabi ko. Kasi mahirap magplancha eh. Hindi naman pinaplancha. Tsaka hindi pinaplancha to. Yan. Sana guys, magkaroon ka ng idea. Panoorin nyo to para magkaroon ka ng idea. Kung paano nyo ayusin ang inyong mga ano. Lipat ko pala to kasi nakukusot siya. Lipat ko sa kahoy na lang. Buti pa dito na lang sa kahoy kasi yun, yung plastic pag oh, ayan. Mas maganda pala siya pag ano, pag sa kahoy. Nalipat ko nga sa kahoy yung mga ano ko. Mas maganda pala siya sa kahoy. Saan yung isa? Para hindi na siya makusot. Kaya lang mag-ingat nga lang baka maano sumabit siya. Yan. Ba't yan o, nagka-crumpled? Nag-ano siya? Dapat yan. Para straight. Di ba makusot? Ito naman ang aking sexy. Sexy dress. Kasi pwede magpa-sexy kayo kasi medyo malamig pa. Ano pa lang, spring pa lang siya ngayon. Pag summer na, nihiwalay ko yung mga pang ano winter at saka yung pang summer. Para madali bang ano?
para madaling hanapin kung nagmamadali ka, 'di ba? Alam mo kung saan mo kukunin. Kung nasaan yung pang-winter at saka yung pang-summer mo, oh, 'di ba? Mas maganda yung ganun. Hiwalay mo yung pang-winter at saka yung pang-summer. Para madali mo siyang ano? Mahanap pag nagmamadali ka. Oh my God. Ito. Ito naman ang aking cortina. Ang aking cortina. Sexy, sexy yan. Eh, cortina. Kaya, ang aking cortina, ang damit. Mahaba din siya. Parang si Lola Basha. Parang si Lola Basyang to. Parang si Lola Basyang lang. At ang dilaw na naman. Ayan. As I've said while ago, mahilig talaga ako sa dilaw. Ayan. Ah, dilaw, dilaw, dilaw. Yung iba. Ng aking blouse. Nahanger ko yung mga blouse para madaling anuhin ko. Pagod talaga ako ngayong araw na to. Ang sakit na naman ng likod ko. Over. Kailan kaya ba tatapos ang sakit ng aking likod? Let. Kunin ko muna yung iba. Okay na yan. Yung iba nakahang. Nandito siya. Mga damit ko. Dami-dami. Nakahang pa. Yan. Tapos, sunod naman natin ang mga nakatiklop. Yun. Oh, dami pa. Yan. So, talaga yung mga pang ano ko. Pang winter ko tong mga to. Pang winter. Ito naman yung mga ano ko. Mga pambahay yan. Mga pambahay. Nakahiwalay yung mga blouse, kanya, lahat-lahat. Dapat nakagano'y organized. Yung mga shoes ko. Yeah, ano ko kung nga saan siya nakalagay. At tapos meron pa sa labas cabinet. Grabe ito logo. Andun sa labas yung mga iba kong shoes sa may cabinet doon. Yung pang labas talaga. Yung pang winter ko, nandun siya nakalagay sa labas. Tsaka mga rubber shoes. Mga sandal ko, dito sila nakalagay. Taran! Diyan yung mga sandal ko. Yan. Ba? Ayun na. Hindi ko siya nasusot. Hindi ko sila lahat nasusot. Ang dami kasi. Yan. Marami pa ako dun sa Pilipinas. Tapos hindi nasusot. Nag-ano siya. Yung pag hindi mo pala ginagamit yung mga shoes, natutuklap siya. Tatanggal yung glue nila. Kaya kailangan gamitin nyo guys yung mga sandals nyo. Huwag nyo ano, gawing ano memories kasi masisira din kaya sayang din lalo na pagmamahal. Ayan. Ang aking library. library pero maraming mga abubot yan. Ayoko nang pumunta sa labas kasi mapagalitan ko. Tapusin ko na lang dito sa loob guys, pagalitan ako noon. So mess up. So the next is, ay baka masyadong mahaba na yun. Pagkakalaman ko kaya ilalagay itong bag ko.
Hindi ko na lang sila isasabit kasi sayang. Ay. Meron pa pala akong shoes dito. Over, grabe. Nagkalat. Nagkalat talaga as in. Tatlong place ko nasaan yung mga shoes ko. Sa labas. Tsaka dito. Ayan, nandyan pa. Grabe. Ilagay ko na doon. Para isang place lang. Para pag lumayas ako, di alam ko kung saan yung madali lang mag-impake. Joke lang. Yeah. Ah, alam ko na yung mga sapatos ko sa labas. Dito ko pala ilalagay. Ah, okay. I have an idea now. Dito ko ilalagay yung mga shoes ko. Ito yung mga pang ano ka. Yung aking wallet na. Yung aking wallet na gift. Regalo yan ng aking mga kaibigan na taga Apollonia. Apollonia Hotel. Ay, malapit na naman ang birthday ko. Next month. Ano ba naman nandito? Grabe naman talaga ito. Over. Ano to? Dalhin ko na dito yung aking mga shoes para iisa lang yung lalagyan. Diyan ko ba ilagay or here? Ay, wag dyan. Gagalitan ako dyan. Okay, guys. That's it. Ganyan ka-organize. Ganyan ako mag-organize. Dun sa taas, yung mga ano ko pang winter na ang tawag dun? Bonnet. Tapos dyan. Yun, dyan ako, ganun ako ka-organize. Kailangan, alam ko kung saan ko dadamputin yung pangbahay ko, pangbahay ko, at saka yung panglabas ko. Yan, lalong-lalo na sa mga sandal at saka sapatos. Pero isang place, kaya pag, para hindi ka pag nagmamadali ka ba, kasi, minsan pag nagra-rushing na tayo, lalo na kung pagkatapos natin sa trabaho, di ba? Tapos uwi ka, may pupuntahan kang party. Ayun. Ginagawa ko, kaya ganun. Kailangan naka-organize lahat saan yung pang labas mo at saka yung pang pasok mo ng trabaho. Ganun. Saka yung winter at saka summer, kailangan nakahiwalay sila. Yan. So, okay, that's it. I hope na may natutunan kayo. Kailangan yung mga shoes nyo din. Saka, sa loob ng bahay talaga, huwag nyo ipapasok yung sapatos nyo. Ngayon, ang number one na tips ko sa inyo. Pag kayo, at saka yung mga tsinelas nyo, kailangan yung pambahay, sa loob lang ng bahay. Pag huwag nyo gagamitin sa labas kasi yung sapatos na ginagamit natin, hindi natin alam kung ano yung natatapakan natin sa labas. Yung may mga dura, may mga tae ng ano, kung ano-ano. Kaya kailangan nating mag-ingat para makairiwas na rin sa mga bakterya at saka sa mga virus. Yan. Okay, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking tips sa inyo kung paano i-organize ang inyong mga damit at saka ang inyong mga sapatos. Pero number one talaga, yung sapatos nyo, kailangan huwag nyo siyang ipasok sa loob ng bahay nyo. Hugasan nyo muna, yan, kumukay ng sabon, hugasan nyo muna tapos lagay nyo doon sa lalagyan talaga ng sapatos nyo at saka ano, yung ginamit nyo sa labas, kailangan dun lang talaga siya sa labas. Ganun. Sa akin, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko yan bago ko siya ibalik sa, ano, sa lalagyan ng sapatos ko yun. Hinuhugasan ko talaga siya kasi ayoko talaga yung ipapasok ko sa loob ng, ano, ng shoe rack ko talin, na madumi yung sandal ko. Ayoko. Gusto ko talaga yung masinop, very tidy na, ano, bahay. Kahit na maliit lang ang bahay mo, pangit ang bahay mo, basta tidy, napakagandang tingnan. Tsaka, ako talaga sumasakit ang ulo ko pag nakikita kong very mess ang bahay namin. Kaya kailangan maglilinis talaga ako. Ganun. Kahit na pagod na ako, kailangan ko talagang iayos. Kahit wala kong kainin, kahit hindi ako makapagluto ng pagkain ko, basta maayos yung bahay. Oo. Yun ako ka-addict. Kailangan talagang tidy and clean ang bahay. Ganun ang gusto ko sa isang bahay. Lalong-lalo na sa... Aray, ba't ako napagod? Oh, sa toilet, ganyan.
kailangan malinis ang toilet natin. Yan, na ginagamit natin araw-araw. Kasi syempre doon yung pinakamaraming germs. O, di ba guys? Kaya, okay. Huwag niyong kalimutan. Huwag ipasok ang inyong mga sapatos na ginagamit sa labas. Kailangan hugasan niyo muna ng sabon bago niyo ilagay sa inyong mga lalagyan kung nasa loob ng bahay niyo. Sa akin kasi meron pa akong isa sa labas na lalagyan lang ano ng mga sapatos na ginagamit namin. Yan. Yung mga sandals ko talaga sa loob. Pero mga rubber shoes ko doon sila sa labas. Yan. Tsaka doon, inuhugasan ko sila bago ko si ipasok sa mga shoe rack. Yun. Okay guys, thank you. And I hope you learned something from me today on how to organize your wardrobe and your things especially. And thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Lotis K. Agliam. Dapat pala doon sa una. Ganun daw eh. Dapat pala pag nagano ka, dapat doon sa una. Okay, lalagay ko na lang sa thumbnail ko yon para mabasa nyo. Okay? Kasi meron yung iba, diba, na hindi naman nila pinapanood lagi yung nang buo yung video nyo. Kaya kailangan doon talaga sa bungad ka maglagay ng ano ng subscribe. Ganun yun. Okay? Thank you and happy Easter to all the Orthodox nga bala Orthodox. Kasi tapos na tayong mga ani sa Pilipinas tsaka sa Amerika. Yung mga nandito sa ano mga Orthodox, yung ano nila, yung religion nila, ngayon pa lang sila mag-i-Easter. Kaya syempre nandito na rin kami sa Cyprus, syempre na makikiano ka na rin sa tradisyon nila. Kaya good. Okay. Thank you for watching and hope to see you on the next video, guys. Mag-upload ako mamayang gabi ng mga ano ko, TikTok compilation ko. Kasi last night talaga very busy ako until now. So, I don't have a time to upload it. So, if I finish today these things that I'm doing, I'm gonna upload tonight. Okay, guys? At saka yung mga gustong makipag-irapan. Punta lang kayo sa bahay ko at ibabalik ko sa inyo. Promise. I'm not ano ba tawag doon? Manimantara yan, cheater. I'm legit. Yan. Kasi, dapat tayong maging, ano tayo, honest. Especially sa ganitong, ano, kasi hindi natin alam mo, diba? Andiyan lagi si God sa atin, kahit na anong mangyari. Okay, gumawa tayo ng mabuti para, ano, pagpalain tayo ni God. O, diba? Okay, guys. Ayan. Ay, kalimutan ko. Gawin ko ng ano. Oh, sige na, tama na kasi baka hindi na siya mag-upload. Okay? Bye-bye! Thank you!